At itong kasunod, itong sinasabi ko sa inyo na hindi nyo na kailangan ng job offer, ito guys, ito yung permanent work applying outside Canada without job offer to, no? Yan. Welcome to Daddy Lou Vlogs, ano guys, at andito tayo ngayon ulit upang magbigay sa inyo ng magagandang balita, ano, at positive ways and tayo. Siyempre, Canada, usapang buhay Canada tayo ngayon, nandito tayo ngayon at dumaranas din tayo na kung ano diadaras siya, diadaras din natin. Pero magandang balita dito guys, meron tayong good news sa inyo, ano, dito sa mga permanent residents at sa mga application niya na bibigay ko sa inyo, ano, magandang balita ito. Kahit paano, magkakaroon tayo ng magandang ano rito, ngiti. Okay, pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, please subscribe and like and share na rin po, ano, give a big thumbs up din, ano. Sinasabi nga dito sa site nila ano na Canada continues to accept permanent residents temporary. Eh, ito yung buhay natin sa Canada ngayon at palibasa nga meron tayong crisis kagaya rin sa inyo, kagaya sa amin, ganyan din. Ito kami, yung dalawang anak ko nandun sa loob at nag-ano sila, nanonood naman ng TV, ano? Pero dito kami ngayon, ayan, si Commander, nagluluto siya. Oh. Say hello to our viewers bago natin talakayan yung ating Canada Vlog. Guys! Ingat-ingat! Ano niluluto mo? Kukuha na ano, lagyan natin ng oyster sauce yan. Para makatipid kasi okay, tipid-tipid tayo, ano? Hindi tapos, na masyadong lumalabas pagka hindi importante kasi iwasan. Tapos meron siyang lugaw, ano? Meron na siyang lugaw. So ito guys, yung pag-uusapan natin ngayon, aside from tipid-tipid at diskarte sa buhay, ito pa, ano? Ito maganda rito, ano? Kasi sinasabi nga ng Canada government na continuous yung pagtanggap nila, ano? Continuous yung pagtanggap nila. Kung mapapansin nyo guys, yung nakaraang video ko, sinabi ko sa inyo sa PAEI, ano? Yung Prince Albert na hinold nila yung draw. Pero ito na ngayon guys, even dito sa Saskatchewan, sa aming lugar, eh open po yung permanent residence na yan na talagang tumatanggap sila, ano? So ayan, ano? Pero, at nandyan din po, sinasabi po, more time for permanent residence application. Medyo delay tayo ng konti, ano? At meron din sila dito na magandang sinasabi na paalala sa ating mga nag-a-apply. Ito guys, pakinggan nyo mabuti sa mga nag-a-apply, ano? Sabi nga nila ay how can you prepare your immigration application in the meantime, ano? Yung itong mga pagkakataon na ito. Ito na guys, yung pagkakataon natin na kailangan natin na ayusin na talaga natin yung ating mga paperwork, ano, at may advice nga sila na lalo na yung mga nag-IELTS kayo, ano, ayan o, tinan nyo sa labas, walang tao talaga. Pares din sa inyo guys, ano, sumadilim doon. So dito tayo. So yung mga nag-IELTS, ang sabi nga nila, ano, meron yung mga IELTS testing centers natin, medyo meron po silang ano experiencing disruptions. So at yung iba naman po hindi talaga makapag-take lalo na sa Pilipinas, ano. So ito na yung time na sabi nga ng government ng Canada, ito na po yung time para ma-improve nyo yung tinatawag natin na English testing nyo, yung mga ability nyo sa pagsasalita ng English, ano. So ayan na guys, ano, para ito na yung pagkakataon na sa ganon makapag-practice kayo ng gusto. Kasi dito talaga sinasabi nila rito sa website nila. Ito na yung time na para madagdagan natin yung skill natin sa pag-ano. Kasi kesa naman wala tayong ginagawa. Aside from TikTok at saka kung ano-ano, YouTube natin. Ito pa yung isa, ano, yung online practice ng English, ano, kung talagang ikaw ay dito pumunta rito at talagang nangangarap kang pumunta rito guys. So ayan, ika nga, ulitin ko ulit, ano, ito yung ating palatuntunan na slowly but surely. So, ano yun natin, sikapin natin na maging makuha natin yung pangarap natin, ano, lalo na sa ngayon. At sinasabi nga nila rito guys, ano, yung plano ng government dito is hindi naman naapektuhan, ano, sa mga nangyayari. Ganun pa rin. Sa 2022, talagang ina-expect nila guys, napakalaki ng ina-expect nilang magiging permanent residence, ano? Ang nag-expect sila sa within ano next 3 years guys, nag-expect sila ng 1 million, ano? Over 1 million na manggagawa na magiging permanent residence dito. So, kaya guys, sabi ko nga sa inyo, slowly but surely. Yan. Yes, ngayon, at meron tayong ganito, ano, pero yun nga, sinabi ng government naman yung dapat natin gawin, ano, for the meantime.
Ayan, IELTS tayo sa online. Make sure na yung ano natin, load kayo ng video ko para nasa kuha kayo ng idea. Tapos yung mga documents natin, ayusin natin mabuti. Ready tayo. Ano? At itong kasunod, itong sinasabi ko sa inyo na hindi nyo na kailangan ng job offer. Ito guys, ito yung permanent work. Applying outside Canada without job offer to. No? Ito mismo talaga mag-a-apply nito. Ito yung hindi katulad nung dinaanan kong in-apply. Ano? Kasi ito, mas maganda to. So ito yung, okay, ano? Nabanggit ko na yung applying outside Canada. Meron akong pito. Pitong steps dito na dapat nyo sundin. Ano? Kaya makinig kayo mabuti guys. Ano? Una, maghahanap ka ng trabaho dito sa Saskatchewan na mamimit mo yung eligibility criteria nila, ano, of the SINP International Skilled Work Category. So, ito sa SINP International Skilled Work Category ka, ha, pupunta. Doon ka maghahanap ng eligibility mo, ano. So, marami naman dyan, may in-demand kung saan doon. So, tingnan mo kung saan, ano. Tapos, dito guys, dito no, kaya, syempre magtatanong kung saan maghahanap ng trabaho. Sa baba, bibigay ko sa inyo yung mga sites ng itong Saskatchewan dito sa lugar namin. Ha? Ito sa lugar na, I'm talking about here. Dito sa lugar ko. Okay guys. Sa to pangalawa, pagka meron kang na-meet mo na yung, ano, yung eligibility criteria mo itong, para sa SINP International Skilled Worker Category. Ano? So pwede ka na mag-apply ng SINP para sa SINP. Ano? Kasi nabit mo na yung criteria nila, no? Ikaw ay mano-nominate through SINP selection process. So, ito guys yung ano niya, sistema nun, eh. Pag naayos mo na yung sa number 1 mo, no? Nakita mo yung sa final job, nakita kang trabaho dun, ano? Tapos nabit mo yung trabaho, yung criteria, no? Doon sa SINP International Skilled Worker Category. So, mag-a-apply ka na sa SINP kasi nabit mo na yung criteria. So, ikaw naman ay mano-nominate through SINP selection process. So yung pangatlo, ikaw ay makakatanggap ng ano, SINP certificate na ikaw na yung mag-a-apply para sa tinatawag natin na work permit, ano? Ito yung sa SINP Immigration Certificate. Pinalta nila yung ELMIA, yung Labor Market Impact Assessment. Pinalta nila yan, ano? So ayan. So ayun ano, so yun yung pangatlo, ano, pag nakapag-apply ka na guys, nakapag-apply ka na ng work permit kasi nasunod mo na yung number 1 at number 2, nasa number 3 ka na, nakapag-apply ka na ng work permit. So pang number 4 tayo, ano, ikaw ay makaka-receive ng marireceive mo yung work permit na in-apply mo, ano. And then yan yung pinaka-the best part diyan kasi pwede ka nang mag-move dito sa Canada, ano. Ika nga, ito yung time na pwede kayo mag-search nga. Eh, sabi ko, ito yung time na pwede kayo mag-search. Kaya bibigay sa inyo yung sites. Hanapin nyo yung ano nyo, yung criteria nyo dyan. Hanapin nyo yung mag-meet yung ano mo, yung trabaho mo dito, ano, sa Saskatchewan, di sa amin, ano. So, ayun, ano, pwede ka na mag-move dito, ano, yun yung pang-apat. Yung pang-lima, guys, na mangyayari, ano ang dapat mong gawin, ano, pagka nag-move ka na rito at nagtatrabaho ka na. Unang-una mong gagawin, pagkaraan naman siguro ng mga isang buwan, dalawang buwan, mag-apply ka na kaagad, ano? Apply mo na kaagad, magsasubmit ka na ng application ng permanent residence mo, ano? Kasi may backup ka na ng employer dito, eh. Kasi may trabaho ka na rito, so may backup ka na yan. So magkakaroon ka na ng, o kumpleto mo yung documents mo rito, ano? Magsasubmit ka na ng application ng permanent resident mo sa IRCC, ano? Dito sa Immigration and Refugee Center, ano? As a provincial nominee. So ito na nga sa, antong ka na, dumaka ka na sa number 2, eh. Diba, na nominate ka na through SINP. Kaya ka nakapag-apply ng work permit mo. So, yun eh. Parang ELMIA. So, ayan, ano. Mag-a-apply ka na ng permanent residence mo, ano. So, pang-anim, guys, ano. Yung IRCC, ito yung pang-anim na steps. Ito yung IRCC, guys, ay re-review yan, ano. Yung re-review na nila yung application mo. Kasi ito, ibang stage na to. Hindi na ito yung sa temporary work mo. Ito yung permanent residence na, which is nakalagay na rito, guys, yung mga pamilya mo. So, another documents as follows na naman dito. Marami ka na naman dito ang isasubmit ng mga ano. Kasi ito yung permanent residence na. Ito yung last stage na nagagawin mo, ano. So, ayan, ano. So, i-review na yan. At ito yung pampito, yung lastly, ano. Pag na-approve ka na, yung mga possibilities na to, ano. Pag na-approve ka ng RCC, mag-i-issue na sila sa iyo ng permanent residence visa mo. And then, PR ka na, ano? So, dito sa stage na ito, guys, dito na yung medyo tumatagal ng konti. Kasi dito,
ano to eh, marami ng documents kayo sasamit kasi may kasama ka na rito mga pamilya mo, ano, may mga sinama ka na rito mga company mo, ano, kaya tawag nilang ganyan, ano. Pero okay yan, lahat naman yan, eh, kahit tumagal, maaayos yan eh. Kasi, kaya ako nasasabing ganito, kasi sa case ko, talagang medyo tumagal siya, at gumamit pa ako ng abogado rito dahil nga sa medyo magulo yung papel ko eh. Marami. Malalaman nyo yung balang araw pag kayo yung nakasunod sa akin at kukontinuous kayo sa akin ng panonood. Malalaman nyo yung sinasabi ko kung bakit ganun kagulo. Ano. So, ayan. Ano. So, pero lahat naman nagagawa ng paraan yan. Nagagawa lahat ng paraan yan. Kahit na anong gusot ng problema. Basta dito kasi pag naka-apply ng ganun, inaalon na nila eh. Kaya parang kinukonsider na nila yan. Basta sumunod ka lang sa sinasabi nila. Sundin mo ito, ganun, ganun. Basta mag-ano ka lang. Unless ano mo dyan, ang pinaka-last step mo talaga dyan, pagka ayaw na nilang tumanggap ng abogado sa Pilipinas, like sa case ko, ayaw na nilang tanggapin yung abogado sa Pilipinas, kumuha na ako ng abogado ko rito. Which is, naano naman, nararaos naman lahat yan. So, ayan guys, good luck. Ano, at good luck.